So, kumusta mga ka-Fury? Ito nga pala si Melenguera, I'm in war. Ngayong araw na to, may video tayo tungkol sa pagbaklas ng camshaft tsaka rocker arm at papalitan natin ng roller na rocker arm at roller na cams. So, bago ang lahat, sana naman na kayo ay nakapag-subscribe na. Kung hindi pa, please subscribe sa channel ko. At syempre, kung gusto nyo maging updated sa mga videos ko, syempre, click the bell notification button dyan sa baba. So, halika, simulan na natin ng pagbaklas nito. So, ito nga pala, meron tayong makina ngayon sa harapan natin. Ito yung makina ng Fury natin. So, ito ay black stock block ng KSR, kaya ganyan na itsura niya. Wala siyang dito sa ibabaw, yung hawakan ng makina, kung napansin nyo. So, syempre, wala din yung mga ibang mga pyesa. Wala yung transmission, pati yung sa kabilaan. Nakakabit lang is yung ating crankshaft, tapos itong black head, tsaka itong timing gear. Para medyo simplihan lang natin yung gagawin natin. So, pag nakita nyo naman, mapapansin nyo, naka-timing po tayo. Yan na. Pansin nyo ba yung timing niya? Medyo madilim. Pero naka-timing yan. Ayan, yung timing niya. Nakadikit po dito. At sa kabila naman, kung mapapansin nyo, nakatama din dito sa may marker natin dyan. So, tingnan nga natin kung ano yung mangyayari ito pag ganun natin. So, yan, naka-timing yan, ha. Ikot. Bubukas ang intake bag. Igot ng hangin. Sasara. Sasabog. Bubukas tong ating yan, bubukas yung ating exhaust bag, lalabas yung combusted air and fuel, and tapos nyan, syempre, tapos nyan, ka-Fury, babalik tayo sa top dead center. Yan. Mapansin nyo, naka-top dead center din yung kabila. Ayan, naka-timing sya. Yan. Nakita nyo ba? Naka-timing naman sya, diba? Ay, atras na konti. Yan. Timing sya. Pansin nyo ba? Yan yung timing, no? Nakadikit dito sa marker. Yan. Sa kabila ay ganoon din. So yan, yung nakasimple lang ating makina. So ang gagawin natin ngayon, syempre babaklasin natin yan. At syempre papalitan natin ng bagong head. Ay, bagong camshaft pala, sorry. Camshaft tsaka roller rocker arm. Lalagay lang natin to para madaling buhatin. Nahirapan akong buhatin. So, una natin gagawin mga ka-Fury. Bago ang lahat. Nangyari, isipin nyo na nakakabit sa makina. Eh, sana sa motor yan. Una yung munang gagawin, syempre, luwagan to mga to. Yung sa cam chain para hindi may laban. Eto, maluwag na itong mga ito. Hindi na itong masikip, syempre. At para madali sa video natin, syempre. Pagkatapos natin baklasin ito. Yan. Tingnan natin yan. Atin na maisunod tong syempre itong
Itong timing chain. Ayan. Luwagan nyo lang. May luwagan naman yan. Ayan. Timing chain tensioner. Luwagan nyo lang. Para safe. Oops, malaw. Kapansin nyo, yan. Niluwagan ko yung timing chain. Tensioner. Para lumambot-lambot yung mga yan. Siyempre, pagkatas nya, pwede mo na tanggalin tong cam chain. Mas maganda siyempre nakabaklas tong ano, magneto. Sa mga Puri Classic tsaka New Gen, baklasin nyo talaga to. Okay. Pwede nyo ma-blind. Siguraduhin nyo lang na ito parehas di nakaangat. Nakaangat to, hindi nakatukod. Ito nakaangat din sa baba. Para sigurado kayo naka-top dead center. Okay? Yan yung top dead center. So, tanggalin natin itong ito. Lagay lang natin yan. Okay, sa baba. Okay, ito meron yung lock. So, hindi ko nilagay. Para mabilis ang, ano, ang operasyon natin. So, pagkatapos nun, tanggalin nyo lang tong lock nito. Okay? Tsaka syempre, patanggalin natin tong rocker arm. Bago nyo tanggalin yung rocker arm, syempre, logan nyo naman muna. Para hindi naman kayo mahirapan. Yan. Logan nyo. So, pagkaluwag nyo dyan, ako kasi, magamit na natin ito. Para naman na sabihin natin, professional tayo. Op, gumalaw ka agad yung ano, nakita nyo, gumalaw ka agad yung cams. Para madaling hugutin, kaya lang naman, lalawagan yan para madaling hugutin. Pag nalugan nyo na parehas yan, lugan na natin. Dito nyo ito. Itong rocker arm rod. So, kailangan pa natin ito. Rocker arm rod. So, ito yung una. Unang bag rocker arm. Na ito yung paddle type. So, ikumpara natin siya sa ating sa hindi paddle type. So, anong pinagkaiba nito sa ano, sa anong pinagkaiba ng dalawa? Siyempre ito, mamaya, magbaklas muna natin pala. Sorry, bago natin discuss, baklas muna natin kasi di-explain ko sa inyo kung anong pinagkaiba. So, yan. So, nabaklas na natin. Nabaklasin natin itong aking cams. Yan. So, yan. Ah, yung mabaklas. Yun. So, ito yung cams natin na gamit ko. Is 7, ano to? Ito ay 6.8 ang lip nito. Itong cams ito. Okay. Yung kung napapansin nyo, yan lang, diba? Medyo gumasgas yung ano yung yan. Ayan lang. Ayan o. Ayan, napansin nyo, diba? Gumasgas siya. Yung ating lumang rocker arm na paddle type. Kaya mas maganda ang roller rocker arm kasi ang paddle type kasi pag umiikot yun dito,
Yan. So, ganun. So, yan. Gumagasgas po yan, mga idol. Mga ka-Fury. Kasi ito lang yung butas niya. Pansin nyo. Diyan lumalabas yung langis. So, pag pangit ang langis mo, eh, asahan mo na na hindi maganda kalalabasan ito. Okay? So, gagasgas ng gagasgas yan. So, malaking factor ang magandang langis na gamit nyo. So, ang gamit ko nga pa ng langis, Maxima. Siyempre, Maxima Racing Oils. Ito ay may additive to na para malessen yung friction, lalo na sa mga high RPM revolution sa ating makina. So, tatlong klase ng langis na meron Maxima. Apat na klase ng langis. Isang Diablo, yung pinakamura natin. Pero maganda pa rin siya. Ito yung recommended sa mga daily driven na pang araw-araw. Siyempre, kung medyo sport ang dating mo, eh, doon ka naman sa Sin Blend. Ito ay may halong ester base. Yung langis na yon, ester base na langis. Tapos, sumunod naman yung Full Sin. Fully synthetic siya. At ang pinakamaganda sa lahat is yung Pro Plus. Okay, yun ang gamit ko pang karera, mga ka-Fury. So, balik tayo. Yun nga, pag pangit ang langis mo, medyo ito ay gagasgas. Mapupudpud yan. Okay. At, syempre, meron tayong example dito. Yata. Nang kalalabasan nyo. Yeah. Parang meron akong sample dito, mga ka-Fury. Wala akong sample, mga ka-Fury. Wala tayong sample, mga ka-Fury, ng gasgas na ganito. Hahanap pa ako. Kasi magandang gamit, maganda yung langis na gamit ko kasi kaya hindi gasgas yun sa akin. So, yun. Nakita nyo naman yan, diba? Ang liit lang nung butas na nilalabas ng langis. Ayun yung sa stock natin. Okay, ang cams na to is naka-regrind to. Cams to ng new breed. Kung papansin nyo, mahaba-haba ang kanyang duration. Ha? Kaya maganda yung cams ng new breed. Tsaka medyo mataas din siya. Pero ito naka... ito ay naka... Ang lift nito ay 6.5 yata o 6.8. Pero para sure ball, ating sukatin natin. Yep, masabi lang tayo ng sabi. Wala naman tayong pinagbabasihan. So, ito yung pansukat natin, mga ka-Fury. Ang sukat nito. So, ang base niya. Okay. Yan, ang base niya 21.22. Okay. 21.22. Pero ang lift nito, unahin pa pala muna dito. Ano kanina? 21.22. Okay, 21.22. Sabihin natin 21.25. Siyempre, ang dip niya ay ganda ng ano, ng digital meter. Up! Mga 6.8. Malapit na mag 6.8. Okay, yan. Yan, 6.7. Pero, malaking bagay yun, yung mm na yun, nakadagdag ng pasok ng hangin yun dito. So, may ating, intake. So, yan. So, ito po yung new breed na niregrind ko. Pinaregrind ko kasi yan. Okay, maganda yung cams ng new breed. Pero, ang problema lang dito pag nire-grind mo, masyadong nakatulak. Nakatulak po yung ito. Kung papansin nyo, ayan, masyadong mataas yan. Nakaganon to na yan. Tulak na siya. Ayan, tulak. So, next. Ano ba yung kakabit natin cams, mga ka-Fury?
makakabit natin cams nga yung roller rocker arm na cams. Una-una yung roller rocker arm. Ito yung roller rocker arm natin. At ito yung cams natin na ano, pang roller. Mapansin nyo, okay, medyo bilog siya. Okay. So, anong kagandahan nito? Ano bang kagandahan niya, Sir Mel? Mapansin nyo, mas malaki yung butas nito ng bahagya. Ayan o. Malaki yung butas ng bahagya dun sa, kaysa sa may stock na pansin nyo kalit. Ayan o. Sobrang liit. Ang dumi ng kamay ko. Grabe. Sorry ah. Ayan. So, mas malaki ng bahagya yung butas. So, mas maraming langis sa dadaan dyan. So, ang kagandahan ng roller, syempre, kaya nga tinawag the roller. So, yan, ganito yan. So, mapapansin nyo, gumugulong lang yung roller. Yan. Mapapansin nyo, gumugulong siya, diba? Ito yung pamarka. Markahan dapat sana natin. Yan, gumugulong lang siya. Yun ang kagandahan nito. So, walang friction na nangyayari. Mababa yung friction. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, syempre, tatagal yung buhay ng cams nyo. Pangalawa, pwede mas mataas yung, yung RPM niya kasi less yung friction. Kaya maganda tong roller rocker arm. Pangalawa, syempre, mas maganda din siya dahil mas bilog. Pwede pang ibilog to, itong mga lobes na yan. Yan, nakita nyo, bilog na bilog siya, diba? Kaya medyo itlog na siya. Okay? Hindi siya yung parang katulad nitong hindi roller rocker arm, bumukas biglang sara, you know. Nakita niyo 'di ba? Ito is mapansin niyo, ayan. Medyo bilog siya. Okay. So walang biglang sara rito. Yung biglang sara niyan sa kabila. Yung ayan sa exhaust to, exhaust 'yun, exhaust tong tinuturo ko. So gradual siya bago sumara. Ayun. So yun po ang pinagkaiba nung ano nung roller rocker arm sa hindi roller rocker arm. So asahan niyo mas matagal itong masisira kaysa doon sa mga paddle type. At pangalawa, mas maganda yung profile syempre nitong ating roller rocker arm. Ito ang ginaya nito is yung Takigawa syempre. Okay. At, hindi naman yun na biro-birong cams. So yan, kaya kakabit na natin itong roller rocker arm natin yun sa ating head. At, yan. So mapansin nyo kanina, walang tumutunog kanina, walang tumatama. So nakakabit dito, nakakabit itong piston, stock. Mamaya babaklasin natin, papakita ko sa inyo para kung ano, kung tumama ba siya o hindi. So una-una, kakabit natin itong mga roller rocker arm. Eh, ito muna. Itong ba, ito muna ang cams pala muna. Pasok muna natin yung cams. Aray. Andali na pasok yung cams. Ito, siguro ito yung nakatodo atras. Siyempre, napatulog na hulog to. May technique na paglalagay kasi nito. Hindi lang siya basta-basta. Diretso pasok. Okay. Makapasok na siya. Ngayon, balik. Sunod natin to. Libin natin. Ayan, nakapasok na yung isang cams. Ay, yung isang roller rocker arm. Sunod naman natin isang roller rocker arm. So yan, siguraduhin natin nakatodo. Balik to. Para madaling, ano, madaling ilagay.
So ayan, nakapasok na yung ito na lang, yung rod na lang. Okay, so ayan, ayan, nakapasok na yung rod. So ganoon lang kasimple. Ayan. So next, syempre ilalagay natin sa timing ulit to. So kitang kita naman, nakatiming naman tayo dito sa kabila. Ayan, timing yan. Nakatiming sya. Diretso lang natin to. Ito is, yan, at skuraduhin lang natin yung ginakabala yan. At ilalagay natin tong cap sprocket. So yan. Make sure na naka-timing. Yan, naka-timing siya. Parehas naka-timing. Pasok natin tong chain. Oops. Ayaw. Surod natin syempre yung isa. Walang lock yan ha, kasi hindi mo natin papaanda rin to eh. Ano lang naman to, nakamakap lang naman siya, so hindi na kailangan i-lock. So yan mga ano, naka-timing ba? Yan, naka-timing siya mga... Ayan, timing niya. Nakita niyo naman, naka-timing na siya. Siyempre, balik natin itong... itong tensioner. Para maganda yung pagkaka-timing natin. Okay, so makapansin nyo, mahigpit na yung timing chain natin. At sunod naman natin ayusin itong, patutukuri lang natin itong, itong bulb nut. Ay ano, rocker arm nut. Tama, bulb nut ba tawag dito? Patutukuri lang natin yan. Napansin nyo, naka-align din to ah. Ito, naka-align na siya. Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay. Ano naman yan? Nakatutok lang. Nakatutok. So kung mapapansin nyo nga, ayun natin dito.
pansin nyo, naka-align na siya sa mga kapila. Angat natin to. Ikot natin yung ating gano'ng makina. Butig sa kabila. Papansin nyo rin sa kabila. Ay! Nahulog pa. Kunti ka na. Okay. Yan. Medyo naka-align na siya ng konti. Yan. So, ganyan na. Saktong-sakto lang. So, break natin sa dati. Yan. Iti-testingin natin. Nahulog kasi itong aking hawakan. Hawakan ko dapat eh. So yan, okay na, nakakabit na yung ating makina. Ayun, ano, ating dalawang rocker na roller. So naka-timing tayo. Ngayon subukan natin kung may tatama. Napansin niyo na walang tumatama. Okay. So perfect na perfect. Walang tumatama sa kanya. Pasok na pasok sa stock. Walang kaproblema. Okay, may compression din siya. Okay. So yan po, kinabit na natin. Ganun lang kasimple pagkabit itong roller rocker arm sa my head. At kahit sa stock, papakita natin stock yung blaino natin, yung ating gitna natin, timing natin. Ayan. Ayan. Exhaust. So, naka-timing po tayo. O, ito nyo yung timing nya, diba? Babaklasin naman natin ngayon to para at least makita nyo na talagang stock talaga siya. Stock yung piston nyo. Wala siya tinatamaan. Pero para pala maikabit to, ah, hindi to pala ano, kailangan nyo tabasin syempre itong valve retainer tsaka yung valve block. Hindi siya plug and play. Bakit nyo kailangan tabasin yun? Kasi tatama siya sa valve seal. So pag tumama sa valve seal, ayun ang problema. So ang sinasabi ko lang dito is itong rocker arm tsaka yung cams natin eh pwedeng pwede sa stock block, pero mas maganda syempre kung order kayo sa akin ng ano na 58.5 na block. Actually yung block na yun is 2.9 isa, pero kung isa-swap nyo yung lumaan yung block eh less 500 pesos yun, ano kasi less 500. Ang ginagamit ko palang black is rebor, ah. Na original. Hindi ako gumagamit na hindi original. So yan, tinanggal mo natin yan. Okay, tanggalin natin ito sumunod. Itong barin natin itong cams bracket. Ito okay lang yan. Yan. Ang kailangan yun talaga. At tanggalin natin itong
Okay. Natin yan. At last, itanggalin natin itong isa. So, yan. Tanggal ako nung kanina. Eto. Okay. Gumalaw siya ng konti. Okay, kung mapapansin nyo, may tinamaan ba? Actually, piston kasi ito na kami. Piston ito ng KSR eh. Okay. Sa piston ng KSR po, hindi ko alam kung meron talaga nun ah. Ayan o. Checkin natin, may piston ako ng KSR dito. Checkin natin kung meron talaga siyang ganun. Meron talaga siyang ganun tama. Para sa intake natin, humalik siya ng konti eh, no? Para may humalik ng konti. Wala ba? Tingnan natin. I-overlap natin para mas maganda. I-overlap natin siya para malaman natin kung may tama siya o wala. Ang humalik siya na konting-konti. Tingnan natin. Titignan ako kung ibang piston ng KSR yun yung ganito. Kung may indent na ganyan. At hindi ko maalala. Ayun. Ano pala to pang hindi ko alam kung ano to ah. Ito pala, ayan. So dito sa kabila may pares ba yan? Okay, pare sa piston niya na. Pare sa piston.
So yun, humalik na. Humalik siya ng konti. Okay. So kung gagamit kayo ng ano, wala kasi akong stock na ano eh, na ay maaaring humalik yan kanina doon sa may isang cams, yung cams na una, yung nauna natin cams sa 6 na 7.8 ay 6.8, doon humalik yan. Okay, back, paano nasabi? Kasi ang cams na ginamit ko na S15 ay 6 lang ang lip noon. Okay. Sukatin natin ang lip. Eh lang, tabaklasin ko ulit ha. Para sure ball. Doon pala tumama sa kanina 'yon. Yung cams na nauna natin, yung high lip. Nakalimutan ko na hindi pala pwede yung 6.8. Masyado mataas. Tignan natin ha. Simple lang pagbaklas nito. Padaanin mo lang sa ibabaw. Ayan o, tanggal ka agad. Ups. Sumobra. Ayan, tanggal ka agad sila. Napaka-simple lang na pagtanggal ng valve ng ano ng rocker arm. Tayo ano sa may mismong camshaft. Sukatin natin kung saan tumama. Bakit nagkaroon ng maliit na indent doon? Kasi nga, ang ginamit ko palang kanina, nalimutan ko na high lip cams pala yun. Okay, ito yung cams ng roller. Okay. Okay, 19.8. Ulit. Sa kabila tayo. 19.85. Hirap. Ba't ganun? Hirapan ako sukatin. Ulitin natin yan. Yan. Okay. Tingnan natin yung lip. Mm-hmm.
Okay, 6 lang yung lip. So, tumama yan dun sa isa. Yung isang rocker arm, ha? Ay, ito yung isang camshaft. Dito ito tumama. Kasi, ito ay natin, ha? Yan. May 0.8 na discrepancy. Malaki yung 0.8 na yun. Dun sa napakaliit na yun, sukatin natin na yung napakaliit na buo na yan. Actually, malaking bagay yan. .26. Okay. Okay. So, dun sumabit yan. Dito sa may kabilang cams. Okay. Kinabahan tuloy ako kasi sinukat ko na yun eh. Tataka ko bakit tumama. Okay. So, ito pwede po sa yung ano, yung ating roller rocker arm. Mapapansin nyo. Ito po. At itong roller rocker arm. Eh, pwede po yan sa stock na head. Actually, mataas pa nga itong, mataas pa ho itong deck nitong ano, nitong pang KSR na head. Mataas pa yan. Meron pala ako dito. Okay, ba't ba ako nabalabigla? Naghanap ako ng piston ng Fury. Okay, piston ba ng Fury to? Ayan natin yung piston nga ng Fury to. Ito, piston ng Fury to. Okay, ito piston ng Fury. Labas natin itong piston ng Fury. Okay, ito yung piston ng Fury. May lock sa kabila. So, pagkukumparain lang natin itong dalawang to. Masok, meron. Yan. So, mapansin nyo, halos parehas lang sila. Pero mas mataas ng bahagya. Ay, sorry. Yan. Mapansin nyo, halos parehas lang silang dalawa. Mataas na ng bahagya to. Bahagya lang. Eh, nandun yung tumama. Ayun o. Nandun sa may bandang yon. Ang piston ng ano ng Fury na stock eh medyo mababa ng konti. Ayun, napansin nyo naman, diba? Yan, itong isa flat, itong kabila medyo naka-indent ng konti. Yan, itong kita naman, diba? Dun tumama 6.8, pero kung 6 lang hindi tatama talaga. So safe na safe po yung ating cams para sa Fury, para sa ano, para sa stock. So kahit naka-stock kayo, okay lang 'yan. Hindi 'yan hindi makaka-apekto sa inyong makina.
So, yun po. So, sana naliwanagan kayo. Nakarating kayo hanggang dulo. Kahit maraming commercial. Nakarating ho kayo ito hanggang dulo ng ating video. So, salamat sa panonood. Sana nabigyan kayo ng linaw regarding sa roller rocker arm tsaka yung kasama niyang camshaft. Okay. Ulitin ko po, hindi uubra yung stock na roller. Ay, yung stock, ano, stock cams sa roller rocker arm. Set nyo kung bibili niyan sa akin. Kasama po talaga yung ano. Kasama po talaga yung rocker arm. Kasama talaga yung camshaft. Hindi pwedeng isa lang. So, yun lang po masasabi ko. Talagang hindi pwedeng isa lang yung bibili nyo, yung rocker arm lang. At sinasabi ko na sa inyo, no refund. At nasukat ko na po yan. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, syempre, palike naman mga ka-Fury. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe sa channel. Para naman tulungan nyo ako mag-grow. Tuturuan ko pa kung ano pang pwede natin gawin. Siyempre, siyempre gagawin natin kung ano pang i-improve na makina natin. Gagawa pa ako ng video ng kanto. Katulad niya, nakabili ako ng panibago kong cage para sa aking pang video. Kaya tayo nakaganto, mas madaling mag-video dahil bumili ako ng aking cage para sa aking cellphone. So yan, FYI lang. So yun mga ka-Fury at hanggang sa susunod ulit. At abangan nyo yung susunod kong video regarding kung ano man maisipan natin regarding sa Fury. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ano, i-like yun rin syempre yung page ko sa ano, sa Facebook, Mr. Fury 125. Paki-like po 'yan. At yung page ko, Pambansang Rider. Paki-like na rin po 'yan, okay? Yun naman yung page ko para sa mga travel. Pero ngayon habang wala pang biyahe, wala pang travel, wala mo nang video diyan. Pero nandito tayo, naka-focus tayo sa ating Fury na ating ipangkakarera. So ayun muna mga ka-Fury. At hanggang sa susunod muli, ito nga pala si Melenguera. I mean what? Meron nga kasabihan, dahan-dahan lang at makakarating tayo diyan. So paalam mga ka-Fury, bye-bye.